Piliin mo yung lalaking liligawan at papasok sa buhay mo para pakasalan ka. Para makasama ka habang buhay. Mararamdaman mo naman yan sa umpisa pa lang. Yung iba kasi basta pogi, okay na eh. Nilapitan sila ng pogi, diniskartehan sila ng pogi, okay na. Bonus na lang yun. Gaano ba talaga kalaking factor yung looks para masabi mo na siya na talaga yung taong para sa'yo? Hindi mo maiintindihan ko sa umpisa pero sasabihin ko pa din. Oo, swerte mo kung nakakuha ka ng lalaking gwapo, babaeng maganda, babaeng sexy, masaya ako para sa'yo. Pero kailan mo marirealize na bonus na lang yun? Ang dami dito nagjowa ng maganda o gwapo pero hindi nagtagal. Yung iba maganda nga, tamad naman, di marunong gumawa ng gawaing bahay. Yung iba maganda nga pero mas priority nila yung sarili nila kaysa sa sariling anak nila. Yung anak nila nanggigitata. Yung iba gwapo nga pero hindi naman masipag magtrabaho. Gwapo nga pero hindi tumatagal sa trabaho. Gwapo nga pero irresponsibleng ama. Gwapo nga pero hindi nagsusustento. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang pangit sa mundong to. Oo, ikaw, kahit ikaw, maganda ka. Hindi ka man mag-makeup, maganda ka. Dadating yung tao sa buhay mo na ma-appreciate kung hello, ano talaga yung ganda mo. Japan. Ano ba talaga definition ng gwapo at maganda? Physical na panlabas lang ba? At ikaw, par, pangit na pangit ka na ba? Sa'kin na ako nga, hindi ako agapuan, pero hindi ako napapangitan sa sarili ko. Tatalunin mo yung lalaking gwapo na tamad naman kung responsable kang lalaki. Di ka nang bababae. May pagmamahal ka sa pamilya. Ginagawa mo lahat para sa kanila. Tatalunin mo yung mga yan. Mas pipiliin ka ng babae. Oo, piliin mo yung lalaking papakasalan ka. Hindi yung dahil may itsura ka kaya ka lang niya ginawa tapos pag lumabas na yung tunay na ugali mo, bibitaw na siya. Lalaki man o babae, pag lumabas yung tunay na ugali ng partner nila, kung mahal talaga nila yun, hindi nila yung bibitawan basta-basta. Tatanggapin niya kung anong flaws mo. Tatanggalin niya sa katawan mo yung mga insecurities mo. Ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka pa rin niya. Kung babae man, susuportahan ka ng babae kapag walang-wala ka pa. May pangarap siya na matupad yung mga pangarap mo at tutulungan ka niya. Nung iba kasi, nagjowa kasi wala, magkajowa lang. Para may trope, pamplex sa tropa, ganda ng girlfriend ko, pogi ng boyfriend ko. Akala ng iba, perfect couple na kayo pero walang nakakaalam na sa loob ng relasyon nyo, sobrang toxic nyo na sa isa't isa. Oo, inuulit ko, gwapo nga pero tamad naman. Maganda nga pero wala namang alam sa gawaing bahay. Daming matitinot, maayos na lalaki at babae dyan pero bakit parang sila pa yung laging iniiwan? Ang daming maayos na lalaki at babae dyan na binibigay nila lahat ng effort, ng time, ng love pero sila pa yung iniiwan. Bakit kaya tingin nyo alam nyo kung ano reason? Kasi wala silang intensyon na pakasalan kayo. Gusto lang nila kayong makasama sa journey nila sa buhay pero hindi nila kayo nakikita sa future nila. At yun ang totoo. Masakit, di ba? Huwag ka magmadali. Hindi totoo yung mga salitang tamang tao sa maling oras. Kasi kung siya yung talagang tamang tao sa'yo, hindi na siya aalis pa. Dadating yan sa tamang oras. At kung feeling mo siya na yung the one that got away mo, feeling mo tamang tao siya pero maling oras siya pumasok sa buhay mo, hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Hindi siya yung binigay ni Lord para sa'yo. Nakuha mo? Date to marry. Gets mo? Peace out. Nakakainis, no? Yung feeling na never kang naging sapat. Na kahit anong effort mo, kahit anong gawin mo, ibigay mo yung lahat, gawin mo yung best mo, pero never kang naging sapat sa kanila. Never kang naging sapat sa partner mo. Never kang naging sapat para sa mga magulang mo. Never kang naging sapat para sa mga kamag-anak mo, sa mga kapatid mo, sa lahat ng tao. Never kang naging sapat, hindi lang about sa pag-ibig, kundi sa mga tao, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo. Never naging sapat lahat ng effort na binigay mo sa kanila. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung best mo. Nararanasan mo ba to? Sandali lang, huwag mo muna i-scroll. Panorin mo muna to, pakinggan mo itong mabuti. Nakakapikon yung ganong feeling, no? To the point na i-questionin mo na yung sarili mo, ano pa bang kulang, ano pa bang dapat kong gawin? Bakit ganon, kahit na ginagawa ko yung best ko, bakit ganon, kahit na lahat binibigay ko, it was never enough. Sa partner mo, binibigay mo yung best mo, yung effort, ikaw yung nagpapatawad, ikaw yung nagpapasensya. Kahit nagkakamali siya ng ilang beses, pinapatawad mo, lahat binibigay mo, effort, time, magmamahal. But he or she still chose to love someone else. Naghanap pa rin ng iba. Sasabihin sa'yo, may nahanap kasi ako sa kanya na wala sa'yo. Maghahanap pa rin ng iba. Minsan nga, kahit may anak na kayo, iiwan ka pa rin. Sa mga kamag-anak mo, sa magulang mo, ginawa mo lahat, nag-aral ka mabuti, binigay mo yung best mo para makuha yung magandang grades. Oo, nakapasa ka, pero nag-e-expect sila na ma-perfect mo lahat. Di mo na perfect.
Pero nakapasa ka. You still got good grades, but it was never enough. Hindi ma-appreciate ng parents mo yung effort mo. Kahit alam mo sa sarili mo na talagang nagpupuyat ka, nag-aaral ka, ginawa mo yung best mo, kulang pa din yun. So ito pa scenario, magulang ka. Nagtatrabaho ka, ginagawa mo para sa mga anak mo. Instead, nakakainin mo na lang, isusubo mo na lang, iuuwi mo pa para sa mga anak mo. Minsan nga, pamasahin mo na lang, maglalakad ka na lang para may pambahon sila bukas ng umaga. Then one time, nagpabili ng cellphone yung anak mo, binilan mo ng cellphone. Pinag-ipunan mo yun, pinagsigapan mo yun. Binilan mo ng simpleng cellphone, Android phone, saktong presyo lang, pero nagalit pa yung anak mo. Hindi niya tinanggap. Masama pa loob sa'yo. Sasabihin ba sa'yo, hindi mo siya mahal. Kasi gusto niya iPhone eh. Yung mga kaibigan niya, naka-iPhone, tapos ikaw, bibigay mo sa kanya, Android lang. Ang sakit daw bilang magulang, na ginawa mo lahat, binigay mo yung best mo para dun sa anak mo. Pero hindi niya ma-appreciate yun. Gusto niya, ibigay mo sa kanya yung magandang klase, yung mamahalin. Siyempre, ikaw, ang sakit nun. Ang sakit nun bilang magulang. Na kahit anong gawin mo, kahit gawin mo yung best mo, hindi enough para sa kanya. Na instead na maging thankful siya dahil ginawa mo yun para sa kanya, hindi niya ma-appreciate yun. Ito problema eh. Ginagawa natin yung best natin para sa mga taong to. But we were never really appreciated. But we still choose to do our best. Ginagawa pa rin natin lahat para lang maipakita sa kanila na ito yung effort na ginagawa ko. Sana man lang kahit sulyap lang mapansin mo, makita mo yung effort na ginagawa ko, pero hindi nila nakikita. Hindi ka sapat sa kanila. Minsan may mga taong lalapit sa atin na magbibigay ng effort para sa atin. Akala natin, simpleng effort lang yung ginawa niya na yun, pero hindi, ginawa niya yung best niya para dun. Matuto sana tayong i-appreciate yung mga taong yun. Kasi we don't know kung gaano katindi ang sinakripisyo nila para makakuha yung isang bagay na yun na ibibigay sa'yo. Yung iba kasi, porket meron na tayo, porket feeling natin para sa atin, madali natin makuha yung isang bagay na yun. Ngayon, kapag binigay sa atin, hindi na natin ma-appreciate. Na oo, sa atin madali lang, pero sila, pinaghirapan nila yun. Pinaghirapan nila yun para sa inyo. Sana i-appreciate natin itong mga taong to. Pero may mga tao talaga na kahit anong gawin mo sa kanila, hindi magiging sapat yung binigay mo sa kanila. Sila nga yung mga taong hindi marunong makontento. Na kahit anong gawin mo dyan, hindi nila makikita yung value mo. Yung value ng ginagawa mo sa kanila. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung magkakaroon ka ng partner, piliin mo yung partner na marunong makontento. Kung magkakaanak ka, turuan mo yung anak mo na matutong maging kontento. Na sana yung mga parents natin, hindi sila maghangad ng perfectong tayo kasi hindi tayo perfecto. Oo, tatlong klase ng tao yung pinatamaan ko sa video na to. Partner mo, magulang mo, anak mo. Kasi sobrang sakit no, na hindi ka ma-appreciate. Parang ikaw, sobrang saya mo na ito na, maibibigay ko na sa kanya to finally. Ginawa ko yung best ko para dito. Hopefully ma-appreciate at tanggapin niya, pero hindi. Hindi yun sapat. Sakit. Parang ang sinaksak sa puso, tapos inikot pa, tapos binunot ulit. Kaya huwag kayong magtaka kung dumating yung araw na itong mga taon to na nagbibigay ng effort sa inyo, bigla na lang mawala ng amor sa inyo. Kasi kayo din yung dahilan kung bakit naging ganun sila. Nakuha nyo?